kami nag-aya, na nabababa niya naman yung Mobile Legend niya. Di ba, no? Diba? Ano, meron, ano meron si Kim, JM, para maibaba mo yung Mobile Legends mo? Takot ako kay Kim. Oo, pero yung mga eksena nyo kasi medyo daring din, di ba? Meron bang, pinractice ba to? Or on the spot? Hindi, si Direk muna. Yung ano, yung mga halik-halik sa leeg. Yan. Ginigaya lang namin sila direct. Ginigaya lang namin direct. May blocking. Ah, si Direk Jojo pala yung nag-demo. Si Paolo naman, hindi siya talaga siya masyado nagsalita. Tsaka, never ko pa talaga siyang nakatrabaho or naka-chance encounter sa mga party or mga ano. May sarili siyang mundo. So, parang doon talaga ako natakot. Pero buti na lang, sobrang nice pala siya. Sobrang siyang, ano yun, yung kasama namin siya kumain pag lunch and dinner. Parang open naman siya, basta kausapin mo lang siya. So ikaw lagi, Kim, yung nag-open ng conversation. Ako lang yung madaldal, yung magkukwento lang ako. Ano siya, good listener. Kukwento lang ako ng kwento, tapos lang siya na oh. Ang hila parang ng role mo, Kim, dito, kasi two quiet guys sa kasama mo. Two introverts and one extrovert. Pero si JM tsaka si Paolo, okay lang yung kadaldalan ni Kim. Natotolerate nyo. Nakakahawa po yung energy niya. Hindi ko sumagot. Hindi, ako natutuwa ako kasi yun nga, nakakahawa yung energy niya. Tsaka okay rin na may isang nagsasalita lagi dahil kung kami ni JM lagi magkasama, tahimik lang yung pressing room. Ano naman impression nyo kay Kim? Nanalin lang din kayo. Nung nakilala nyo na siya, na ito pala yung totoong Kim. Sa akin po, ang kinagulat ko po sobrang seryoso niyo pong actress. Yun nga po, bukod po dun sa nakita ni Direk. Nakita ko rin po yan yung notes niya. Every time, hindi siya pumapalya sa continuity, emotional continuity, sa character development niya. And nakaka-inspire lang po. And nakakaba at the same time kasi pag hindi ka pumunta ka sa set na hindi ka aral or hindi ka prepared, maligaw ka ng landas. So, yun po. So honored and happy na makatrabaho po siya. Talaga, JM, kinakabahan ka pa kay Kim knowing kung gaano kagaling na ako. Hindi po. Mata pa lang niya, nagsalita na siya. Wow. Nag-uusap ang mga mata. Si Pao. Ako naman, ang kinagulat ko kay Kim, mabilis siyang kumilos. Usually kasi, syempre, kapag may mga leading ladies or mga actress kang kasama, usually matagal mag-makeup, magbuhok. Si Kim, so, isa siya sa pinakamabilis kong nakatrabahoan. Para sa akin, plus yun dahil parang sa mga ganito, limited lang yung time namin mag-shoot. At niraratsyada yung mga eksena. Napaka-convenient na napakabilis rin kumilos nung kasama mo. At hindi lang pag-aayos kasi parang, of course, nag-iiba rin ng mga eksena ang ginagawa. So, pati memorization and okay lahat. Di, minsan nga, akala ko nagkakwento na siya. Yung pala, nagbabato na siya ng linya. Huy, sadali lang, hindi ko ma-memorize. Hindi, ginagawa ko yun pang warm-up rin ng mga ka-eksena ko. Parang, kanari nag-aayos, sasabihin ko na yung lines ko. Tapos, para mas maging natural, tsaka mas maging... Parang ma-remind rin sa next sequence. Kaya gabi pa lang, kinakabisado ko na pag si Paolo lagi kasama. Parang may pa-tribute din sila sa'yo, Kim, ha? Oo, nga birthday ko, boss. Ayan, thank you. Yung next question ko kay Miss Maricel. Being the Diamond Star, at sabi mo nga, excited ka ting may gagawin kang project. At this point of your life and career, namimili ka pa po ba ng mga gusto mong makasama sa serye? Hindi naman. Meron ako mga gusto makasama, pero hindi mo na ako namimili.
Ang pipili na mapili ina. Pero meron pong mga in-offer sa inyo na tinanggihan nyo kasi hindi nyo feel dahil may mga naririnig kayo. Ate Shudwai. Ganyan, wala akong problema. Lagi akong anonymous. Tinan ko naman yung mga anak ko. Parang ako pa yung nagkakaproblema pag ganyan kasi parang minsan po may mga sabihin na natin, mga batang artista, siguro nahihiya. Parang ako po yung nagraramay, uy, magbigay buhay kayo kay, or bumati kayo kay inay dahil, di ba, parang sila nataguyin itong industriya. Magbigay man lang kayo ng respeto or magpakilala kayo. Anak ko, diba? May tagapagtanggol. Ayan. Well, and last question ko na lang. I-relate lang din natin dito sa title ng ano nyo. Kasi malalim, mabigat, iba din lang. So, ano yung first thing in mind nyo? Yung kung narinig nyo yung title na Lin Lang, ano yung naaalala nyo about Lin Lang? Na Lin Lang na pa kayo sa totoong buhay na i-relate nyo dito sa character nyo? And hanggang kailan nyo kaya